Sup, G? G, the night, pupunta tayo ng club at itatry nating makakuha ng babae. Bakit itatry lang? Kasi pandemic pa rin ngayon. So, ibig sabihin, kukunti ang mga tao doon. Malamang kukunti ang babae. Kaya sa ngayon, itatry lang muna natin. Pero makakuha o hindi, i-video natin. Kaya stay tuned. Okay? Peace. Sup, G? G, nandito na ngayon tayo sa club at sisimulan na natin ang pangahunt ng babae. Pero again, gaya na sabi ko sa inyo, itatry lang natin kung may makukuha tayo dahil maaring wala pa rin tao hanggang ngayon dahil nga sa pandemic. Pero kung magkaroon, kukunin natin yan. Alright? Okay, so nakamute tayo sa part na to dahil, alam mo na, copyright, para makaiwas tayo dun dahil may background music yan. Pero kung makikita ninyo, sa loob ng club na yan, walang katao-tao. Halos walang babae. Kaya ang ginawa ko na lang nung time na yan, nag-enjoy na lang ako sa music at dun sa drinks ko. Pero sa end ng video na to, ipapakita ko sa inyo yung photos o pictures ng mga babae na lumapit sa akin. Ang reason kung bakit pictures na lang yon ay dahil bawal ang camera o ang pagkuha ng video sa loob ng club na to dahil nga sa pandemic issues. Okay? So sa end ng video na to, ipapakita ko sa inyo update. It's the boss, Josh A. Wolf. Kill time, guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ako makipag-usap sa mga babae sa phone. At mga Jays, yan ang rason kung bakit ganito ang video natin ngayon. Dahil, Jay, I want you to focus sa mga bagay na ipo-point out ko ngayon. Mga detalyeng i-share ko sa inyo ngayon nang ang vibe natin na gamit ay yung tipong nakikipag-usap ka sa phone. Kaya ganito ang video natin ngayon. Kumbaga, ang gusto kong mangyari ay magkaroon ka ng idea o vibe or feeling na kausap mo lang ako sa phone ngayon o ngayong mga oras na ito habang pinag-uusapan natin o tinatalakay natin ang isang malupitang skill na ituturo ko sa inyo. Kasi, G, ganito yan. Ang pakikipag-usap sa babae sa phone, skill yan. Hindi yan basta meron ka na kaagad. Kahit sinong pinakagwapo, pinakamayaman, pinakamalaking katawan, o pinakamainfluensya pa, bago nila natutunan ang mga bagay na natutunan nila sa buhay nila, lahat ng ito, syempre, inaral nila. Diba? Kahit naman ikaw, nung bata ka, hindi ka pa marunong maglakad, natuto ka, hindi ka marunong magbasa, natuto ka, hindi ka marunong magsalita, natuto ka. Ganun din pagdating sa pambababae. Lalo na sa pakikipag-usap sa kanila. Kasi gaya ng sabi ko sa inyo, ang mga babae, G, emotional sila. Nagbabase sila palagi sa feelings nila, sa nararamdaman nila. Kaya napakalaki ng parte ng mga bagay na sinasabi mo sa isang babae para magawa mo na makuha yung nararamdaman niya. Kasi ang dating niyan, ikaw yung driver ng emosyon niya. Tapos siya receiver lang. So kung ano yung ginagawa mo sa kanya, yun yung natatanggap niya. Kaya dapat tama yung timpla mo nang sa gayon, ikaw yung magustuhan niya. Kaya importante na alam mo kung paano makipag-usap sa kanila. Meron tayong tinatawag sa pick-up community na mouthpiece, okay? Pag sa mga babae, mouthpiece ang tawag doon. Hindi yung mouthpiece na ginagamit sa boxing o sa sa basketball, hindi yun, iba. Yung mouthpiece na sinasabi natin sa pick-up community ay yung skill mo sa pakikipag-usap mo sa babae, kung ano yung mga sinasabi mo, kung paano ka
para ka lang naglalaro. Kumbaga parang tinitimpla mo yung tamang emosyon sa utak niya habang kausap mo siya. And gaya nga sabi sa inyo, ang pagtimpla noon dapat roller coaster. Dapat up and down. Paano ka ba makapagkwento ng up and down? Ito, bigyan ko kayo ng example ha. Kunyari, kakwentuhan kita sa phone. Ito, hindi pa tayo mag-umpisa dun sa paano ko ituturo sa inyo yung pakikipag-usap ha. Kasi pagdating natin dun sa punto na yon, yung tungkol na sa pakikipag-usap mo sa babae, ibibigay ko sa iyo lahat ng detalye na kailangan mo. Lahat ng mga kailangan mong aralin, kailangan mong tutukan, kailangan mong i-improve, kailangan mong gawin. Habang nangyayari nga yung conversation ninyo nung babae. Okay? Pero eto muna, gaya ng sabi ko kanina, bibigyan ko kayo ng sample ng isang up and down o roller coaster ng emotion. Okay, ganito. Kunyari kasama mo, kausap mo yung babae sa phone. So nasa kalagitnaan kayo. Hindi ito yung intro ha. May tuturo ko sa inyo paano tayo mag-umpisa. Mula sa pag-hello pa lang hanggang sa matapos yung conversation ninyo. Okay? So pagdating sa roller coaster ng emotion, kailangan meron kang isang storya na nakaready. Okay? Ayokong pumunta ka sa gyera nang wala kang nakahanda. Loose ka lang din. Kumbaga, spontaneous ka pagdating sa pakikipag-usap mo sa kanya. So, natural ka. Pero katangahan yung hindi ka magre-ready. Okay? So, magready ka ng isang kwento na ang kwento mo parang ganito. Habang kausap mo siya, tandaan mo, kailangan palaging seductive ang voice mo. Paano ba ang seductive na voice? Simple lang. Smooth ka lang dapat. Tapos, hindi mo namang kailangan lakihan. Ang gagawin mo lang, mas lalaliman mo yung pagsasalita mo. Ta-transform yung boses mo from a boy to a real man. Tandaan mo, ang rason kung bakit naakit ang mga babae sa mga lalaki ay dahil sa survival para sa security nila at para sa mga pangangailangan nila. Sa madaling salita, mas maaakit ang isang babae kung ang alam niya na ang lalaking nakuha niya ay isang real man, hindi isang beta boy. Kaya, kung kakausapin mo siya, siguraduhin mo na dapat sa utak niya, kapag kausap ka niya, ang imahe na ipipinta mo ay imahe ng isang tunay na lalaki. Hindi po pwede na habang kausap mo yung babae mo, yung boses mo, mas mataas pa sa kanya, o maliit. O hindi ka man lang smooth, na para bang nag-rap ka, na para bang nagmamadali kang kausapin siya, nanginginig ka. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yung boses na, alam mo naman, ano naman talaga mahal naman talaga kita. Hindi ko alam pa paano pa pwedeng patunayan sa'yo to. Ginawa ko ng alak. Kinain ko na nga pati yung ipot ng tuta ng kamag-anak namin para lang mapatunayan sa'yo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako sinasagot. Di ba? Ngayon mo. Sipin mo kung kausap mo yung babae, tapos ganun yung topic mo, tapos ganun yung boses mo. Paano ka nagki-create ng fantasy sa utak niya? Paano mo nakukuha yung emosyon niya? Hindi mo makukuha yung emosyon niya. Sa tono pa lang ng boses mo, sa tonality pa lang, bagsak ka na kaagad. Kasi doon pa lang, hindi mo na nagagawang masimulan yung sexual tension. Yung sexual tension na yun, yun yung parang nararamdaman mo sa katawan mo na umaakit sa'yo para makipag-sex sa opposite sex o dun sa babae, na dapat iparamdam mo rin sa kanya para magustuhan din niya makipag-sex sa'yo. Kasi hindi naman siya makikipag-sex sa'yo nang dahil ikaw lang ang may gusto o dahil girlfriend mo lang siya o dahil nilibre mo siya ng pitkapay.
Diba? Hindi ba pwedeng ganun? Dapat, para magustuhan niya makipag-sex sa'yo, at dahil nga, babae, emotional, tayo yung logical. Tayo, basta maganda, gusto mo i-sex, di ba? Kasi logical for you na makipag-sex sa kanya. Dahil una-una, you are wired to fuck. Talagang, ano ka, nakatakda ka talagang makipag-sex dahil para magtanim ng binhi mo sa isang babae, di ba? Pero syempre, hindi lang naman yun yung logic na yun na nakikita mo. Pati na rin yung DNA mo, na DNA ng babae, dahil maganda yung babae. Kaya na-attract ka, naturally. Di ba? So, since ikaw, logic yung ginagamit mo, yung babae, emotional siya, emotions niya dapat ang makuha mo. Dapat magustuhan niya, maramdaman niya. Paano mo paparamdam yun? Hindi mo naman pwede paramdam yun sa paglalabas ng wallet mo. O kaya pagpapakita lang ng kotse mo. Ma-attract mo lang siya, pero wala yung sexual tension. Tandaan mo, pagdating sa attraction, o yeah, sa initial attraction, dyan lang magkakaroon ng advantage ang hypergamy. Pero pagdating na sa loob ng kama, ang kailangan mo na sexual tension. Kailangan, yung tension na yun na nararamdaman niya sa'yo, papunta sa sex. Hindi natetension na gusto niya na umuwi, ah. Di ba, alam mo yung natetension ka na, na parang ayoko na dito, gusto ko na umuwi, ayoko na makipag-inuman dito sa mga taon to. Baka bugbugin ako, kaya baka may gawing katarantaduan, madamay ako, di ba? May mga times na ganun. Pero kung ang sexual tension na nararamdaman mo, o ang nararamdaman mo na tension is sexual tension, saan kayo papush? Papunta kayo sa sex. Pareho. So nakikita mo yung logic mo, kaya ka nakakaramdam ng kalibugan sa katawan mo, tapos yung babae naman, kaya siya nagkakaganyan, nakakaramdam din ng ganyan kasi nararamdaman niya naman. Kumbaga, ikaw, nakikita mo na yung logic mo, kaya gusto mo makipag-sex sa kanya, maganda eh. Diba? Sexy eh. O diba? Nakikita mo na yung katawan na magdadala ng anak mo agad, di ba? Yung gusto mong katawan na gusto mo, hot eh, malupit, di ba? Yun lang yung logic, tinitingnan mo yung logic, pero siya naman sa emosyon niya. So, paano mo kuha emosyon niya? Yun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, sa pakikipag-usap sa kanya ng tama. Paano mo gagawin yun kung yung boses mo, ganong kaliit, ganong katining, ganong kataas, tas hindi ka marunong mag-open up ng topic, o hindi mo alam kung anong mga topic dapat ang pag-usapan, alin yung hindi. So, una pa lang, gusto ko na maging focus ninyo ay yung tono ng boses ninyo. Ako, pag nakikipag-usap ako sa inyo, maaaring sa phone o kaya dito sa videos ko o tuwing nagva-vlog ako, right? That's my vlogging voice. But my speaking voice is different. Pagdating sa lalaki, iba. Pagdating sa babae, iba. Pagdating sa kung anumang topic o reason ba't kami magkaharap ngayon. Dahil di naman ako pwede maging seductive o gumamit ng seductive na voice o mag-create ng sexual tension habang kaharap ko yung kanegosyo ko, di ba? O next time, nag-o-offer kami, nagdi-deal kami sa isang negosyo. Nag-uusap kami kung paano namin gagawin tong isang bagay na to, execute yung isang business o execute yung isang task namin for the week. Tapos mag-create kami ng sexual tension. Paano kung pareho kami lalaki? Di ba? So, magkakaiba yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pakikipag-usap ay skill. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit gusto ko matuto kayo mag-English. Dahil ang English, napakalaking advantage. Hindi yan kaartihan. Pero hindi kawalan para sa atin ang aminin na hindi lahat ng mga Pilipino magaling mag-English. Isa ako dun. Isa ako sa hindi pinakamagaling mag-English. Pero at least, nagtatry ako. Sabihin nila kung try hard. Okay lang, kung trying hard. At least, tinatry ko pa din. Wala akong pakailam sa kanila. Kaya ako ginagawa to dahil dito ako komportable at gusto ko. At gusto ko mag-improve. Dahil hindi ka mag-improve kung hindi mo gagawin yung isang bagay. Kahit na hindi ka pa magaling. Let's say, hindi ka magaling mag-English ngayon. Tapos nahihiya ka magsalita kasi ngayon nagpa-practice ka pa lang. Huwag. Imbis na ma-practice mo yung pakikipag-usap mo, hindi mo magagawa. Dahil nga nahihiya ka. So ano naman kung magkamali ka? At least tinry mo. At least mag-improve ka someday. Without failure, there's no success. So paano ka mag-improve kung lagi kang takot na mag-fail? So umpisa pa lang, doon pa lang, talo ka na kaagad. So, tatalunin mo muna yung sarili mo. So, let's say, talo mo na yung sarili mo, natuto ka ngayon mag-English. Let's say, kahit di ko pa masyado marunong sa English, at least yung mga basic naman, di ba? Na, sabi mo, ano, simpleng sabi mo lang na, ano, hello, how are you doing?
Simpleng how are you doing lang, hindi pa masabi. Ang sasabihin mo lang, hello, kamusta na? Ganun lang. Diba? Okay naman siya. Pareho lang sila ng meaning. Pero pag how are you doing, isipin mo kung anong klaseng image o value ang pinipresent mo sa kanya. Hindi ka nagpapasikat. It's just you being you naturally. May ibang sasabihin na you're trying hard. Maybe you're doing it to like kung ano man yung goal mo na pang sarili. Pero who gives a fuck? Opinion lang naman nila yun. At isa pa, ginagawa mo naman talaga yun. Ginagawa mo yun kasi para sa sarili mo. So, dapat wala kang pakialam sa kanila. Basta gawin mo lang ng gawin. Gusto ko mag-improve ka sa English. Dahil kung marunong ka mag-English, marami kang trabaho makukuha na ang isa sa mga requirement nila is marunong ka mag-English. Isa pa, pag napunta ka sa ibang bansa, marunong ka ng universal language. Hindi English ang magpapayaman sa'yo. Pero isa ang English na tutulong sa'yo para makuha mo yung mga gusto mo. Maniwala ka sa akin, dapat matuto ka sa universal language. Tayo mga tao ay mga hayop na kinukonsider na social animals, okay? Tayo ang klase ng mga species na kailangan mag-communicate. Dahil tayo ay dinesign ni Mother Nature, hindi lang tayo, kasama pati mga hayop dito sa ecosystem o sa ano natin, sa planeta natin, para magtulungan. At ang isa sa mga instrumento natin para magawa natin yung task na yun, which is yung pagtutulungan para mag-survive ang lahat, ay ang pakikipag-usap. Kaya importante na ma-enhance mo yung skills mo. I-improve mo yung skills mo sa pakikipag-usap. Kaya ngayon, ito, ituturo ko sa iyo lahat ng mga bagay na matututunan mo kung paano ka mag-i-improve sa pakikipag-usap sa babae. I-detalye ko sa iyo. Kung meron man mga bagay na ma-miss ako, i-type nyo lang dyan sa comment section. Tanungin nyo ako. Okay, tapos gagawa tayo ulit ng follow-up video kung necessary pa ba. Dahil yung iba mga tanong, baka nandyan na, hindi nyo lang naintindihan, nandito na sa video na to. Tinatanong nyo lang, okay? Pero kung meron man ako ma-miss, sabihin nyo sa akin, okay? Pero wala akong listahan ngayon dito sa harapan ko. Wala akong kodi ko. Nagsasalita lang ako sa harapan nitong device ko. Okay? Kaya kung meron ako ma-miss, sabihin nyo lang dyan para malaman natin kung ano yun. Pero as much as possible, gagawin ko lahat para maibigay sa inyo yung mga bagay na dapat ninyo matutunan. Dahil again, ang pakikipag-usap, hindi lang yung English, mismong yung pakikipag-usap ay skill. Okay? Inaaral to. Kaya ngayon, mag-aaral tayo tungkol dito. Okay? So, yung sinabi ko sa inyo tungkol dun sa example ng kung paano, alam ko, tumagal. Pero wala, kailangan ko i-discuss sa inyo lahat to. Dali iba, hindi naman katulad nung iba dyan na mabilis makaintindi o may background na tungkol dito. Huwag kayong maging makasarili. Yung iba talagang as in galing pa ng lugar na hindi nakakapanood ng ganito, walang alam sa bagay na to. Iba mga taga-bukid, iba mga taga-ilog, iba taga-tumana, mga taga-probinsya na hindi nila alam itong mga bagay na to. Yung mga ibang mga taga-Manila dyan, mga taga-ibang bansa dyan na may alam sa ganito, huwag kayong maging asshole sa mga bagay na parang wala na kayong pakialam sa mga ibang gusto matuto. Okay, so kaya hinihimay natin to ng isa-isa. Huwag nyong pilitin na bilisan mo na, huwag mo nang sabihin to, alam na namin yan. Alam mo, paano yung ibang walang alam? Okay? Kaya nga inaudio ko to ngayon, sa ngayon, dahil gusto ko mangyari, may bigay ko sa iyo lahat ng detalye at magkaroon ka ng example ng malaman mo kung ano yung difference ng nakikipag-usap ka sa phone sa hindi. Okay, so parang kausap nyo ako sa phone ngayon. Sa mga nakausap ko sa phone during a coaching session o ano man, consultation man, business or ano man, kayo, alam niyo na kung paano ako makipag-usap sa phone. Sa mga hindi, ganito ako makipag-usap sa phone. Kung business, okay? Pero kung business, tas babae, at babae yung kausap ko, kahit hindi pa business yan, casual lang, lalo na pag dating, hindi ganito ang boses ko, basta babae ang karap ko, kahit business pa yon. Pag ang babae ng kausap ko, yung boses ko lumalalim. Pero hindi lumalaki, hindi ko pinipeke. Hindi ko lang masyadong binibigyan ng hype. Kasi pagkausap mo ang babae, gusto nila lagi silang nasa relaxed state. Okay? Tandaan nyo, palaging gusto nila relax sila. Kaya nga mahilig sila magpamasahe, ayaw nila ng stress, ayaw nila ng bunganga, ayaw nila ng away. Kaya nagkakaroon ng breakup. Kasi mga lalaki tayo,
ano, hindi natin naiintindihan kung paano mag-isip ang utak ng isang babae anong tunay na gusto nila. Maniwala ka sa akin, kung kaya mong kung magagawa mo ng isang babae mapunta sa relaxed state niya, tapos steady lang siya, hindi siya nabobore, kahit na hindi pa siya bilahan ng kotse, magtatagal siya sa'yo. Okay? So, kaya importante ang tono ng boses. At pag nagkipag-usap ako sa kanila, ganito ako. Hey, how you doing? By the way, nabasa ko yung email mo last night and I found it interesting naman. Actually, hindi pa ako tapos, na simulan ko pa lang. Maybe tonight, nabasahin ko habang kumakain ng paborito kong ano, food, maybe pizza, o more order ako dahil ano eh, marami akong mga bagay na gustong gawin tonight. And to be honest with you, I feel like, you know, inviting you to at least join me tonight. Invite kita dito, di ba? Punta ka tapos join me para makapag-usap naman tayo. Kaya mapakita ko sa iyo yung mga ibang ginagawa ko. O, di ba? So, iba yung way ng pakikipag-usap ko. This is my vlogging voice, okay? Yung voice ko na yun, yun yung pakikipag-usap ko sa babae. Minsan, mas deep, mas smooth pa sa pakikipag-usap ko o sa binigay kong example sa inyo kanina. Doon naman sa sample na hindi ko kaagad nasabi kanina, yung tungkol sa roller coaster, ito yung sample na gusto ko ibigay sa inyo. Ang gagawin mo lang, sisimulan mo yung storya sa masaya. Okay, ganito, magkausap kayo. Actually, there's a story na gusto kong i-share sa'yo. So, nagtataglish ako, right? So, alam ko okay naman na Tagalog lang. Pero may iba kasing mga babae na na-impress sila sa marunong mag-English. And again, it's not about you impressing the girl. It's about showing you how valuable you are. Because you're doing it for yourself. You're not doing it for her. So, hindi mo naman siya in-impress kaya ka nag-i-English. Nag-i-English ka kasi gusto mo. Kasi marunong ka. At kung marunong ka, lamang ka sa iba. Kasi ikaw, marunong ka. Nalang naman lamang pa rin sila kahit na hindi sila marunong. Hindi mangyayari yun. So, kung may dalawang negosyante sa harapan mo, pareho lang naman ng network nila o pareho lang naman ng pera nila sa banko, tapos isa marunong mag-English, yung isa hindi, lamang yung isa. May insecure yung hindi. Maniwala ka sa akin. Lalo na kung Pinoy, may insecure. Pag marunong ka mag-English, kaya dapat kahit paano marunong ka. So, tinataglish ko, right? So, minsan, English, lalo na pagka-text, madali naman mag-English, lalo na ikaw. So, kung may time ka para at least mag-isip ng mga i-English mo, kaya i-Google mo para makapag-reply ka ng tama. Pero phone should be in English or Taglish. Okay? Tagalog, okay din naman, buo. Pero, year 2021 na. Wala nang reason para maggawa ka pa ng dahilan ba't di ka pa marunong mag-English hanggang ngayon. Universal language yun. Yung mga tanga-tangang Pinoy lang yung naniniwala na hindi importante ang English at hindi ka isa dun. Okay? So, ganito. Sabi mo, ganito. Yeah, actually, there's a story that I would like to, you know, share to you. And tungkol to dun sa friend ko o childhood friend ko. Noong, I think, grade 5 pa lang ako. Yeah, grade 5. Noong grade 5 pa lang ako, nakilala ko tong babae na to. Na, actually, that's one of the reason why napansin kita. Kasi, sa totoo lang, itong babae na to, nahawig mo. At, pati sa ibang mga pag-uugali, medyo may pagkakapareho kayo. Itong friend ko na to, nakilala ko siya nung time na loner pa ako. Nung time na hindi ko trip makipag-usap sa iba, hindi ko type na o trip na makihalo-bilo sa mga naglalaro. Siguro napansin niya ako kasi nakita niya na hindi ako naapektuhan kahit nag-iisa ako. Hindi ako naapektuhan kahit na wala akong kalaro. Hindi ako naapektuhan kahit na yung ibang bata, hindi ako bati. Kids. Maybe
yun ang reason why na-attract ko siya. Yun ang reason kung bakit nilapitan niya ako one time para kilalanin at yayain kumain ng spaghetti, which is actually one of my favorite food, spaghetti. Naalala ko yung mga time na sabay kami kumakain, time na uwian na pupunta pa kami sa kantin ulit para lang bumili ng spaghetti. Lahat yun nag-umpisa nung nakilala ko lang siya dahil inoferan niya ako nung kinakain niya. So doon nag-start lahat ang friendship namin. Ang dami namin pinagdaanan. Nandiyan yung masaya kaming pupunta sa mga lugar kung saan nakakapaglaro kami. Isipin nyo, o isipin mo, babae yung kasama ko pero nagagawa niyan sumabay sa mga trip ko. Lahat lang yun. Nagagawa niya, basketball, minsan kahit ano pa, arcade games, yung mga video-video, di ba? Tawag ng mga panahon na yun, videohan, mga arcade games. Lahat yan, kasama ko siya, pati sa laruan. Pero yung mga times naman, na kasama ko din siya, nung bumili kami ng unang pusa niya na alaga na pareho naming inalagaan pero sa kanya nakatira. Na yung pusa na yun ay di rin nagtagal namatay din. Na ikinalungkot niya, syempre ikinalungkot ko rin. Pero ang kinaiba nga lang, kinaya ko, siya hindi. See, guys? Nakita niyo yung roller coaster ng emotions doon? Well, isa lang yan sa mga sample, pero freestyle ko lang yan. Wala akong script dyan, kaya hindi pulido. Dahil mas gusto ko nakikipag-usap sa inyo ng ganun. So, isa yung sa mga example kung paano ka magkikreate ng tension. So, yung kinikreate mong tension sa kanya, nakakaramdam siya ng sadness, happiness. Kanina, di ba? Doon galing yun eh. Sa sadness, sa happiness, sa thrill, doon sa action, di ba? Doon sa comedy, na yung sa may bandang spaghetti na, di ba? Tapos yung boses ko, di ba? Iba kanina. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan maging deep yung voice nyo. Hindi nyo kailangan lakihan, hindi nyo kailangan pikiin. Kailangan mo lang laliman yung pagsasalita mo. Tapos babagalan mo yung lumalabas na boses sa'yo, dahan-dahan lang. Hindi naman kailangan maging sobrang bagal na parang may effect na hindi ganyan, okay? Yung ano lang, yung sakto lang, yung ano lang siya, hindi siya mabilis, hindi ka natetense. Kumbaga, mas maganda nga yung ganun eh, dahil nag-iisip ka sa mga sasabihin mo. May time ka, tinitake mo yung time mo bago ka maglabas ng sasabihin mo sa bibig mo. Tandaan mo, G, aso lang ang kumakain ng isinuka niya na. Ibig sabihin, once masabi mo ang isang bagay, nasabi mo na yun, hindi mo na mababawi pa. Okay? So, kailangan maging maingat ka sa sabihin mo, tapos kailangan maayos pati presentation mo kasi maaring ma-misunderstood niya. Yan ang rason kung bakit ako hindi ako nagjo-joke sa text. Yan ang rason kung bakit hindi ako nagpapakita ng humor ko sa messaging o sa chat. Kasi nga, pwedeng iba yung tingin niya doon sa joke mo na yun. Baka hindi niya naintindihan. Baka iba yung dating sa kanya. Kasi hindi niya narinig yung boses mo. Hindi niya narinig yung tono. Hindi niya narinig kung paano mo in-execute talaga yun. Kung paano mo gusto maintindihan niya. Hindi mo na-emphasize yung mga bagay. Diba? Depende yan eh. So, pag sinabi mong fuck your ex, ang isipin mo, pag ganun yung tono ko, fuck your ex. O, sabihin ko ganitong tono, fuck your ex.
O anong dating nun? Di ba parang expression lang? Di ba na, ang ina, mo nang pansin niyang ex mo na yan, wala yan, ganun, di ba? Parang sinasabi mo na, ano, na mag-move on ka na. Di ba? Parang, fuck her. Parang wala kang pakialam sa kanya. Parang, ayaw mo na yan, pabayaan mo na yan. O di ba? Ganun yung dating. Pero kapag ang tono nun, iba naman, parang sinasabi mo na, fuck your ex. O di ba? Parang sinasabi mo naman sa kanya na tirahin mo yung ex niya, di ba? So magkaiba siya dahil lang sa tono. Kaya ako, hindi ako nagjo-joke sa text, sa totoo lang, kahit sa phone, hindi talaga ako nakikipag-usap. Ito lang yung mga bagay na ginagawa ko ngayon kasi para matulungan ko kayo, dahil yung iba sa inyo kailangan ng ganitong bagay dahil hindi naman lahat kaya maging alpha. So since para matulungan ko pa rin kayo, tapos tama pa rin yung mga mangyari kahit na hindi nyo maiwasan maging ano, maging purple pill o maging beta male, dahil nga kailangan nyo talaga ng female affection lalo na sa pakikipag-usap. Well, hindi naman lahat dahilan doon. Meron din naman time na kaya mo kailangan gawin to eh dahil meron kang intention. Let's say nagsiset ka ng date, pwede mong gawin to. Okay, pwede mong gawin yan. Kunyari, gusto ka makausap talaga ng babae. Pero sa totoo lang, G, kung in control ka na sa pakikipag-usap sa babae o sa situation, hindi mo na kailangan gamitan pa ng ganito palagi. Yung mga ganito, para lang to sa mga nag-LDR. Yan. Kasi wala naman silang ibang, ano eh, wala naman silang ibang way para makapag-usap sila eh. So, ang tanging way lang nila, eh, mag-usap sa phone. Audio or video call man. Di ba? So, para to sa kanila. Pero kung ikaw, kaya mo i-date yung babae, ginagamit lang natin yung phone para mag-set lang ng date. Hindi tayo nagbababad sa kanila. Yun nga ang rason kung bakit mag-outstand ka sa competition mo. Dahil ikaw, sa social media age, yung naiiba sa kanila. Ikaw yung hindi nagbabalidate. Ikaw yung hindi nag-ahabol. Ikaw yung mas focus sa ginagawa mo kaysa sa kanya. Na mas valuable yung oras mo kaysa sa mga kabulsitan niya, sa mga sasabihin lang niya, sa mga pag-uusapan lang ninyo. Dahil hindi mo rin naman ma-appreciate yun. Mas ma-appreciate mo yun kung magkikita kayo. Yung pwede kayong mag-usap ng face-to-face, pwede kayong maghawakan, at lalo nang pwede kayong mag-sex. Dahil yun naman talaga ang gusto mo mangyari. Dahil kung ibibigay mo sa babae yung attention mo nang libre, nang hindi niya na ibibigay sa iyo o nakukuha yung price mo, which is yung sex, then nagsisimp ka na. Then ang cheap pala ng attention mo. Dahil isipin mo, wala pa siyang ginagawang kahit anong effort para ma-earn yung attention mo. Binibigay mo na kaagad. So isa ka dun sa mga lalaki na willing kumain ng ipot ng tuta para lang mapansin ng babae. G, again, social media age na. Napakaraming kalaban. Pag bukas pa lang ng app, dating man, o social media app lang, na tulad ng Facebook, Instagram, ng Tinder, yeah, yung mga apps na yan, ilang kakompetensya na ang bubungad sa kanya. Kakompetensya mo. Paano kung isa ka lang dun sa mga yun na needy sa phone, gusto na ikipag-usap palagi, palaging available, palaging may oras, din anong ikinaiba mo? Ano magugustuhan niya? Paano ka naging high value kung palagi kang available? Pwede ka palaging makausap. Pwede kang palaging sumundo at maghatid sa kanya. Ikaw yung tagabili ng mga gusto niya, tagabigay ng mga kailangan niya, ikaw yung supportive na tatay na pumapalakpak sa likod niya kapag ka may nagagawa siyang maganda. Pero ikaw din yung lalaking hanggang ngayon, hindi niya pa rin sinasagot. Ikaw yung lalaki na hanggang ngayon, palaging nababasted. Ikaw yung lalaki na hanggang ngayon, palaging nasa friend zone o nabibreak. Dahil nga, hindi ka challenge. Dahil nga, boring ka.
Dahil nga, hindi niya magawang rumispeto sa'yo. Dahil nga, sa kagagawan mo. Kaya kailangan kang maiba. Kaya, kung kaya mo, na palaging gawin lang, na mag-set lang ng date pagdating sa phone, gawin mo. Pero kung wala kang choice, at dahil naka-LDR kayo, o kaya kahit hindi LDR, let's say talagang gusto mong makausap siya, then gawin mo to. Pero para sa optimal na result, para sa optimal na resulta, pinakamabisa, pinakamalupit na resulta sa lahat, walang tatalo sa kung gagamitin mo lang ang phone para mag-set lang ng date. Okay? Wala nang iba, kundi mag-set lang ng date. Messaging or phone call. Pero best, audio call. Mag-usap kayo, tapos mag-set ka lang ng date. Wala nang daldalan, hindi natatagal yung usapan, basta mag-set ka lang ng date. Pero hindi ka rin bastos. Paano gagawin yun? Ito ang rason kung ba't naka-audio lang tayo ngayon sa video ko. Para marinig mo yung mga tono, may focus mo yung sarili mo. Okay? So, ganito. Lagi mong tandaan, sa umpisa pa lang, na ang dalawa sa pinaka-importante na dapat palagi kang naka-active o proactive mong pinapagana sa loob ng utak mo ay walang iba kundi yung tono ng boses mo at yung bilis ng pagsasalita mo. Ito yung dalawang bagay na importante na dapat palaging naka-on. Naka-on yung switch sa utak mo kapag kausap mo ang isang babae. So, para makapag-set ka ng date, simple lang ang gagawin mo. On mo yung dalawa na yun, tapos mag-engage ka sa kausap mo. Itututok mo yung utak mo sa mga bagay na sasabihin niya. Hindi ka magfo-focus sa mga sasabihin mo. Papakinggan mo yung sasabihin niya, sasaluhin mo lang. Tapos, magsiset ka na ng date. Ganto lang yan. By the way, since hindi na to tungkol dun sa roller coaster of emotions, dahil nandito na tayo sa pagsiset ng date sa hindi mo karelasyon, yung meaning kakakilala mo pa lang, make sure na tatawagan mo yung babae o makikipag-usap ka sa phone sa kanya pagkatapos ng isang linggo after mo makuha yung number niya. O kaya, kung ikaw naman yung nag-iwan ng number mo, na isa sa mas mabisang paraan o isang mas mabisang paraan kumpara sa ikaw yung kumukuha ng number niya, kailangan mong hintayin o hayaan siya na mag-reach out sa'yo, na siya yung kumontak sa'yo. At pag kumontak siya sa'yo, yun lang ang time na makikipag-usap ka sa kanya o magkakaroon kayo ng conversation sa phone. Dahil isa sa mga rule natin, bagay na alam mo na, kung matagal ka na sa channel ko, na hindi tayo nag-i-initiate ng contact. Depende na lang kung ang sitwasyon kay ikaw ang kumuha ng number niya. Kaya nga, di ba? Gaya ng sabi ko kanina, mas effective sana o mas magiging maganda ang magiging resulta kung ikaw ang nag-iwan ng number mo kumpara sa ikaw yung nagkumuha ng number niya. Bagay na in-explain ko na sa video ko tungkol sa ganyan. Hindi ko na i-explain pa ulit dito yan kung bakit.
Ang pag-uusapan na lang natin ay kung paano yung execution. Okay? So, kung ikaw yung nag-iwan ng number sa kanya o ikaw yung kumuha ng number niya. Okay? So, kung ikaw yung kumuha ng number, kung ikaw yung kumuha ng number niya, wala kang choice, kundi tawagan siya. Pero still, kung mag-i-initiate ka ng contact, dapat after a week, tsaka mo siya tatawagan itong call na to. Para mamusta, mag-hi, tapos mag-set ng date. Paano mo gagawin yun? Paano mo ngayon i-execute yun? Easy lang yan, G. Para ma-execute mo ang bagay na ito, kailangan aware ka dun sa dalawang bagay na palaging sinasabi ko sa'yo na importante. Ano ba yun? Tono ng boses mo at yung bilis ng pananalita mo. Kailangan smooth. Kailangan deep yung tone. Okay? Hindi mo kailangan lakihan. Huwag mong pikiin. Laliman mo lang. Tapos, smooth mo. Medyo mabagal ng konti. Okay? Hindi naman mabagal na parang robot na okay lang ba kung sisiba kayong kita? Okay, diba? Hindi ganun. Dapat, yung smooth lang, yung okay lang ba kung sisiba kayong kita? Okay, diba? Kumpara sa okay lang ba kung sibakin kita? O kaya, okay lang ba kung sisibakin kita? Diba? So, smooth lang. Smooth. Okay lang ba kung sisibakin kita? Okay. So, ganun lang. So, pag nakipag-usap ka sa kanya, ganito mangyayari. Yata example. So, tatawagan mo na siya, di ba? So, hindi mo alam kung available siya ngayon sa mga oras na to. Gagawin mo, mag-random call ka lang. So, subukan mo kung a-answer siya. Okay? Pero, 80% at a time, sumasagot yan mga yan. Pag mga ganyang klaseng call. Mas, baka hindi ka pa nga niya sagutin kung alam niyang ikaw yung tumatawag sa kanya. Okay? Hindi ka tulad ng, ano, nang hindi niya alam. Dahil nga ikaw yung kumuha ng number, ikaw ang kumuha ng number niya. Kaya pag ikaw ang kumuha ng number niya, huwag mo nang iiwan yung number mo sa kanya. Hayaan mo na lang na maging random caller ka. Pero kung hindi ka sagutin, mag-iwan ka ng message. Magpakilala ka kung sino ka. Okay? Pero mag-iwan ka ng message after 3 to 4 hours or make it 4 hours na. Bago ka mag-iwan ng message na ikaw yon. Okay? Tapos, pag ginawa mo yon o pag gano'n ang nangyari na ikaw yung nag-iwan ka ng message, hintayin mo na siya na mag-reach out ulit sa'yo. Hanggang siya yung mag-initiate ng contact. Pag nag-initiate siya ulit ng contact, tsaka ka tatawag ulit sa kanya. Pero tatawag ka sa kanya after a day. Hindi sa day na yon. Sa susunod na araw na. Okay? Na alam niya na ikaw na yung tumatawag na yon. Pero pag sumagot siya, ganito yung mangyayari sa pag-ipag-usap mo sa kanya. Yata example, okay? Mag-set ka lang ng date. Tandaan mo, goal mo is set ng date. Tapos build ng konting rapport. Pero konting-konti lang. Pakita mo sa kanya kung gano'ng ka-busy. Ganito gawin mo. Kanyang nagkakilala kayo sa Pure Gold, right? Ring, ring. Hello? Hey, it's Josh. Yung nakilala mo sa Pure Gold. Kamusta? So, yun yung intro. Yun yung tamang tono. Bakit ganun yung tamang tono? Kasi, kailangan ipakita o iparamdam mo sa kanya na isa kang kumpiyansa ang lalaki. Dahil kapag ang ginawa mong way, eh yung parang hindi ka sure kung naalala ka niya, ibig sabihin nun, ang tingin mo sa sarili mo, mababa ka na hindi ka niya maaalala nung time na yon. Na sa dami ng lalaki na nasa paligid niya, isa pa yon na critical, dahil pinapakita mo sa kanya na mas mataas siya sa'yo. Na ang tingin mo sa kanya, maraming mas okay sa'yo na magkakagusto sa kanya. So, mas mataas yung value niya kumpara sa'yo. Na sa'yo, na walang masyado nagkakagusto sa'yo na tulad niya. Kaya, dapat yung tono mo, sure na sure ka na naaalala ka niya. Ulitin ko, ha. It's Josh, yung guy na nakilala mo sa Pure Gold. Di ba? Hindi ka tulad nung ganito. It's Josh, yung guy na nakilala mo sa Pure Gold. O, di ba? Mali yun. Dahil pag ganun ka, ibig sabihin nun, hindi ka kumpiyansa sa sarili mo.
Ibig sabihin nun, hindi ikaw yung daman. Hindi alpha kung tingnan mo ang sarili mo. Mababa ang tingin mo sa sarili mo, which is not attractive. Hindi attractive ang isang lalaki na insecure. Isang lalaki na walang kumpiyansa sa sarili niya. Kumpiyansa ang tunay na rason kung bakit na-attract ang mga kababaihan sa lalaki. So kahit na ano pang itsura mo, kahit na naalala niya pa kung anong sasakyan mo, kung wala ka namang kumpiyansa sa sarili mo, na hindi ka sure kung naalala ka niya, doon pa lang bumabagsak ka na. Well, hindi naman agad doon manggagaling lang lahat ng mga mangyayari sa susunod. Kumbaga, yung resulta, hindi lang yun yung basihan. Pero isa lang yun sa mga ibabagsak mo at importante yun kasi yun ang pundasyon mo. Dahil tandaan mo, kung paano kanya nakilala sa umpisa, ganun kanya titingnan the whole time na magkakilala kayo. Dahil yun yung impression niya sa'yo sa umpisa. Kaya ingatan mo yun. Okay, so balik tayo ulit dun sa conversation. So, napaalala mo na sa kanya. Kasi isa yun sa mga way para ma-remind mo rin siya kung sino ka. Dahil syempre, ang tagal nyo hindi nag-usap. 1 week. Malay ba niya kung tatawag ka pa? Tsaka, kaninong number to? Diba? So, ang way mo para mapaalala mo sa kanya kung sino ka nang hindi ka nagmumukhang weak o insecure sa sarili mo at kumpiyansang-kumpiyansa ka is yung ganong klaseng tono. Okay? At ganong klaseng way. Si Josh, it's Josh, yung nakilala mo sa Pure Gold. O, di maalala niya, oh, you, how are you doing? Sabi sa niya, great. Life's great. Work, gym, business, hobbies, you name it. Ang dami kong ginagawa araw-araw. And because of those things, I need a break. So, I'll be free. Libre ako ng Sabado. Let's hang out. Join me. See? Nakita nyo kung paano lang ako nag-i-invite. Maraming ibang ways. So, pwedeng ganun. Let's hang out. Join me. Or, lalabas ako sa Sabado, libre ako. Tara, sama ka. Ganun. O kaya, sabi mo, invite kita. Punta tayo dun sa bar sa may Quezon City. Nag-reopen na sila. Ganun. So, wag yung way na gusto kong maintindihan ninyo na ginagawa ko kapag kausap ko sila o nag-i-invite ako, parang ang magiging scenario nun, siya yung entertainer mo tapos ikaw yung guest niya. Okay? So, nagbubook ka ng date mo sa kanya na ang trabaho niya naman sa'yo ay gawin yung part niya, which is i-impress ka niya sa date na ninyo pag nagkita na kayo. Dahil total, nag-agree na siya, di ba? Na magkikita kayo. So, hindi ka magpapakita sa kanya sa umpisa pa lang na ikaw yung nangangailangan ng date na yon. Kaya, invitation lang o kaya join me. Hindi, pwede ba kitang makadate? Pwede ba kitang makita? Hindi ka magtatanong sa kanya. Hindi mo siya bibigyan ng options. Umpisa pa lang, dominante ka na. Umpisa pa lang, ipakita mo sa kanya na yung date na yun, eh hindi mo kailangan, gusto mo lang siyang isama para magkakilala kayo o magkakilanlan kayo. And also at the same time, ma-experience niya yung life na great na sinabi mo nung tinanong ka niya, nung kamusta ka. Dahil dun pa lang, umpisa pa lang, sa intro pa lang ng conversation niyo sa phone, pinapakita mo na kaagad kung gano'ng ka-exciting yung buhay mo. Then, yeah, great. Life's great. Work, gym, hobbies, you know, name it. Sobrang dami kong ginagawa. Kahapon nga lang, galing pa ako sa, diba? Nagkukwento ko ng mga ganun. Pero, sobrang sandali lang para ipakita mo sa kanya, sobrang busy mo nga talaga. Para maintindihan niya kung gano'ng ka-valuable yung oras mo. At kung magsiset ka ng date sa kanya, tandaan mo, dapat pag nagset ka ng date, 2 days before yung pagsiset mo. So, kung ngayon,
dapat magde-date kayo. Kung Lunes ngayon, dapat ang date ninyo sa Wednesday. O kaya, yeah, a day before. O kaya 2 days, pwede rin. Let's say, kung hindi Wednesday, Thursday. Hindi po pwedeng mga 3 hanggang 4 na araw yung laktaw. Yung magiging, ano niya, yung magiging allowance o yung magiging space o yung mga ano, mga araw na tatakbo. Dahil pag ganun katagal yung araw bago kayo nagkita ulit o bago mangyari yung date, maraming pwedeng mangyari. At yun yung mga times na kailangan pa mag-confirm. Hindi mo kailangan mag-confirm kasi pag nag-confirm ka, nagpapakita ka na naman ng insecurity. Kaya hindi ka magko-confirm sa kanya. Pero kung talagang kailangan mo mag-confirm, ang gagawin mo lang sa kanya, sesenda mo siya ng picture ng address nung pupuntahan ninyo o kaya yung picture nung lugar na yon, tapos tanungin mo sa kanya kung okay ba siya doon. At gawin mo yon doon mismo sa araw na yun, na mismong araw na ng date ninyo. Okay? Bago kayo magkita, gawin mo yun sa morning. Ay mo, okay ka ba dito sa lugar na to? Alam mo ba to? Ganun lang yung tanong mo. Yun yung way ng pagko-confirm mo. Pero hindi ka magko-confirm sa kanya kung tuloy kayo o kung magkikita ba kayo. Kasi pag ginawa mo yun, nagpapakita ka agad sa kanya na insecure ka, na hindi ka tiwala sa sarili mo na dadating siya. Dapat ipakita mo sa kanya kumpiyansa ka na dadating siya doon, dahil alam mo sarili mo na gusto ka niya. Umpisa pa lang. Okay? Hindi ka magpapakita ng weakness. Huwag kang matakot. Kailangan practice mo tong bagay na to. Okay? Kaya nga siya yung ini-invite mo sa umpisa pa lang. Siya yung kumbaga, gusto mo sumama sa akin? Let's go. Let's hang out. This is not, you know, me asking you kung pwede ba kitang pagsilbihan, pwede ba kitang pasayahin, pwede ba kitang kilitiin, pwede ba kitang pakainin ng masasarap. Hindi ganun. Hindi ako nagtatanong ng ganun. Tinatanong kita kung gusto mong sumama sa akin, kung sasama ka, may experience mo itong mga bagay na to. Kasi sa Sabado, libre ako, gagawin ko to. Kung gusto mo rin may experience yun, okay lang, sama ka sa akin. Let's go. Pero hindi ko to gagawin for you. I'm doing this for me. May experience mo lang o mararanasan mo yung mga bagay na to dahil gusto ko. Okay? Dahil ikaw yung boss, ikaw yung alpha. Okay? Kaya ganun ka lang makikipag mag-set ng date sa kanya. Sabihin mo lang sa kanya na I'm free. Ayan, pagka nag-okay na siya, then tapusin mo na yung call. Sabihin mo, okay, have to go. Meron pa akong mga gagawin, pero I'll see you on Thursday. Okay? Pero I'll see you on Thursday. Right? See you. Bye. Ganun lang. Hindi na kailangan pang magkwentuhan pa ng matagal. Kailangan mag-set ka lang ng date para maging high value ka. At maiba ka sa iba na nagbibigay ng cheap na atensyon nila. Tandaan nyo, hindi natin kailangan ng atensyon ng babae. Sex ang kailangan natin sa kanila. Ang atensyon, ang may kailangan yan, babae. Yan ang rason kung bakit nababasted ka, hindi umaattend yung babae sa date, o kaya nabibreak ka, o hindi ka magustuhan ng crush mo. Kasi nga, napakadaling makuha ng attention mo. Hindi ka na-challenge enough. Kailangan maging challenge ka sa kanya para maintindihan niya o pumasok sa utak niya na yung victory niya na makuha ka niya o makasama ka niya ay isang price. Hindi ka magmumukhang price kung hindi ka ininvestan. Hindi ka magiging investment kung hindi ka ineffortan. Kaya kailangan mo siyang mag-effort sa'yo. At para mangyari yun, sa phone pa lang, dapat ganito na kaagad yung approach mo. Okay? So, kaya, masculine, yung frame mo, masculine na masculine, lalaking lalaki, okay? Sandaling-sandali lang kayo mag-uusap. Yung tono ng boses mo, yung bilis ng pagsasalita mo, kukontrolin mo yun. Tapos, palaging ang, ano mo, ang push lang ninyo is papunta sa sex. Okay, sa phone, sa pagsiset ng date, hindi muna ganun. Pero yung pagpupush ng papunta sa sex na sinasabi ko, yung sa sexual tension lang. Hindi naman kaagad magsisex kayo dun. Dahil pag nagkita kayo, dapat yun yung gusto niyang mangyari. Yun yung nararamdaman niya na pag nagkita kami nito, yari sa akin to. Yan, ganun. Kasi nga, ganun ka makipag-usap sa kanya. At magagawa mo naman to, hindi naman dun sa mga babaeng kakamit mo lang. Ito naman yun sa mga babae na let's say naka-LDR kayo, o kaya girlfriend mo na kailangan mo talagang kausapin paminsan-minsan. Okay? May mga ganun na wala eh. Hindi mo talaga kaya eh. Beta ka talaga tas purple pill ka. Kaya wala kang choice. Gusto mong gawin to. Okay? Pero hindi ko ina-advocate. Pero kung gusto mo talagang kausapin, pero ito, ina-advise ko na gawin to ng mga naka-LDR na hindi ko rin ina-advocate na gawin nila, pero since kailangan nyo ng sagot, bibigyan ko kayo ng sagot. Okay? Kailangan pag makikipag-usap kayo sa mga babae ninyo sa phone,
meron ka na mga nakaready na topic. Yung topic ninyo, siguraduhin mo palagi na hindi boring, na hindi predictable. Okay? Diyan papasok yung roller coaster ng emotions. Yun yung tinuro ko sa inyo kanina. Tapos, diyan din papasok yung pagkakaroon mo ng masculine frame. Kailangan strong kasi may mga times na itetest ka niya habang kausap ka niya. Okay? Kaya dapat pagkausap mo siya, siguraduhin mo na laging merong sexual tension. Merong pakiramdam na parang gusto ninyo mag-sex sa mga oras na yun. Dahil tandaan mo, hindi kanya kaibigan. Hindi kayo magkatropa. Ikaw ang napili niyang mate pagdating sa sex. Dahil kung magiging katulad ka na rin pala ng mga ibang mga lalaki na kakilala niya, then, therefore, hindi na ikaw dapat ang maging sexual partner niya. Dahil pareho ka na rin naman ng iba eh. So, ano pang kinaiba? Diba? So, kapareho ka lang nun. Kaya dapat, tuwing magkausap kayo, dahil nga magkausap na lang kayo, hindi pa kayo magkaharap, hindi pa kayo makapaghawakan, laging merong sexual tension. Lagi kang seductive. At palagi ka nakafocus. G, hindi na kayo magkaharap. Pwede mong gamitin yung mga notes mo. O kaya pwede mong gamitin yung utak mo, yung memory mo, para mag-store ng mga sasabihin mo at paano mo i-execute to. Kaya kung di pa rin yun magagawa, may problema na talaga sa'yo. Kahit itong tinuturo ko, hindi mo matututunan to. O hindi mai-apply ng maayos. Okay? So, kailangan ready ka. So, ganito lang yung magiging execution mo. Kunyari, tumawag ka sa kanya. O, tumawag siya sa'yo. By the way, Jay, siya palagi ang tatawag sa'yo. Kung naka-LDR kayo o gusto kong boyfriend type ka talaga, dapat palaging siya yung tatawag sa'yo. Siya papatawagin mo o kaya hintay mo siyang tumawag. Pero ang best way is siya ang hintayin mong tumawag sa'yo. Siya dapat ang kumontak sa'yo. At pag sumagot ka ng phone, kailangan siya lagi ang mga uunang mag-hello. Isa hanggang dalawang beses bago ka sumagot. Sa una mong ipag-invest sa'yo, dapat siya ang unang mag-hello. Dahil pag siya ang unang nag-hello, siya ang unang nag-invest sa'yo. So, invested na kagad siya sa'yo. So, umpisa pa lang. Okay? Tapos, pag hello niya ng ganun, pag sagot niya sa'yo, ikaw yung boses mo, naka-masculine mode na kaagad. Naka-seductive voice na kaagad. Yung seductive tone mo, yung sinasabi ko sa inyo, yung okay lang naman ako dito, ikaw okay ka lang ba? Ganyan. Ganyang klaseng boses na. Okay? Tapos, habang kinakausap mo siya, siguraduhin mo na ang pagkukwentuhan ninyo, yung may roller coaster, tapos may mga sexy. Ano ba yung sexy? Katulad nito, pag hello niya, mag-response ka, sabihin mo, hello, kamusta? Nasagot siya. Nasagot niya, sabi mo, nasan ka? Nasagot siya, nasa sala. Anong sasabi mo susunod? Anong ginagawa mo? Nanonood ng TV. Sino kasama mo dyan? Yung kami, pamilya ko. Bakit? Punta ka sa kwarto. Usap tayo. Kausap naman na kita dito. Pwede na dito na lang. Punta ka sa kwarto. Usap tayo. Okay? Tapos sumunod na. Okay? Pagpunta niya doon sa kwarto, ito na yung sasabihin mo sa kanya. Ano na ngayon yung gusto mong sabihin sa akin? Ba't kailangan pa pumunta sa kwarto? Gusto lang kitang makakwentuhan. Siya, gusto ko malaman kung anong suot mo. See? Ito, na-miss mo ba ako? Kasi ako, ikaw laman ang utak ko ngayon sa mga oras na to. See? Diba? Walang validation dun pag sinabi mo yung ganun. Kasi, ang gusto mo lang, ang sinesend na message nun sa babae, gusto mo ng sex. Ang pagpapakita ng intent na gusto mo siyang makasex, eh hindi validation sa babae, lalo na pag nakikipag-sex ka. Pero ang pagpapakita ng mataas na interest sa babae na yun,
ay validation. Okay? Yung nature ng lalaki na gusto natin makipag-sex sa isang babae, walang validation dun. Hindi niya isipin na binavalidate mo siya dun dahil alam niyang ganun ka talaga. Kaya nga, hindi sex lang ang gusto niya sa'yo. Gusto niya ng relationship. Dahil dun niya nabavalidate ang sarili niya na hindi siya pang-sex lang. Pang-relasyon siya. Pang-matagalan siya. Kaya hindi mo ipapakita ang interesado ka sa kanya. Interesado ka sa sex, pero hindi sa kanya. Kaya kausapin mo siya ng ganun. Para magkaroon kayo ng sexual tension. Umpisa pa lang, gawin mo na yon. Tapos tsaka mo ngayon ipapasok yung roller coaster sa kalagitnaan. Katapos ng roller coaster, tsaka ngayon doon sa bandang dulo na, di nag-roller, di umpisa, sexual tension. Diba? Alam mo saan niya, ano suot mo? Kikilig niya, ano ko ba? Taga si Josh. Ganyan, diba? And, gusto ko lang malaman kung anong suot mo. Ah, suot mo ngayon yan. Hindi ko pa naman gusto yung, ano na yan, yung, ano na yan, Boston Celtics na yan, kasi, mga Lakers ako. Tanggalin mo nga yan, tapos mag-send ka sa akin ng picture. O, diba? So, yeah, you know, send ng picture, o, diba? So, kahit di siya mag-send ng picture, nakuha niya yung sinasabi ko. Nagkikreate ka ng sexual tension. Okay? Kapag nakapag-create ka na ng sexual tension sa kanya, ang isusunod mo na ay syempre yung roller coaster of emotion. Yun na yung tinuro ko sa inyo kanina, yung roller coaster of emotions. Ipapasok mo ngayon yun dun sa gitna. Magkukwento ka naman ng ibang bagay. Tapos pagkwento mo ng ibang bagay, tatapusin mo yung pagkukwento mo o yung conversation ninyo nang nasa high note. Kailangan masayang masaya siya. Hindi yung time na na-bore na siya, yung wala na siyang pakialam sa'yo, yung hindi ka na niya gustong kausapin, yung parang, alam mo yung time na tahimik na kayo pareho, tapos nagtatanong ka na kung okay ka lang ba? Kamusta ka ba dyan? Yung ganun. Huwag ka magtatanong ng ganun. Yun, pag ginawa mo yung bagay na yung sign of insecurity na naman yun, kasi ang dating nun, ikaw yung nag-entertain sa kanya. Parang wala kang kumpiyansa sa sarili mo na nag-enjoy siya sa pakikipag-usap sa'yo. Kaya ayaan mo lang siyang magtanong sa'yo kung okay ka lang, kung ano, nag-enjoy ka ba? Ba't ang tahimik mo? Ganun. Kaya mo lang. Pero as much as possible, dapat wag nang umabot dun. Kaya nga, after ng, ito yung mangyayaring pagkakasunod-sunod. Okay? Intro, sexual tension, roller coaster of emotions, tapos yung ender na. Okay? Huling-huling roller coaster of emotions na yan. Tapos yung ender na, yung pa-outro ka na. Patapos na yung usapan ninyo, pa-end na. At dun sa roller coaster of emotions na yon, siguraduhin mo, gaya na sabi ko sa'yo, bago mo tapusin yung, o pagkatapos ng roller coaster of emotions na yon, at tatapusin mo na yung conversation ninyo, dapat high note. Ibig sabihin yung masaya pa siya, yung nag-enjoy pa siyang kausap ka. Okay? Para mag-want pa siya for more sa susunod ng pag-uusap ninyo. Tandaan mo, hindi mo kinakausap palagi ang babae na to. Kung mag-girlfriend kayo, o let's say LDR kayo, dapat ang pag-uusap ninyo once a week lang. Binibigyan mo siya ng roller coaster of emotions dun sa bagay na ganun. Bakit? Dahil, kung once a week lang kayo mag-uusap nitong babae na to, ibig sabihin, the whole week, o the whole time na hindi kayo nag-uusap, binibigyan mo siya ng negative. So, pabagsak na emosyon yun. Tapos, pag nakita kayo kailangan, bigyan mo na siya ng positive niya, yung reward niya. Okay? Yun yung mag-uusap kayo sa phone. Dapat, pag nag-usap kayo sa phone, siguraduhin mo na worth it yung hinintay niya. Sa ilang araw na hindi kayo nag-usap, na tinanggap niya na okay lang, hindi kami nag-usap, na intindihan kung busy siya, pero pagkausap ko to, dapat masaya kami. Okay? At sa ganung way mo siyang papasaya, magre-ready ka. Umpisa pa lang, kailangan maayos na intro mo. Tapos siguraduhin mo nang kapag ka nag-usap kayo, sa umpisa pa lang meron ng sexual tension. Okay, yan yung akit-akitin mo, bibiru-biru ka para maintindihan na niya na oh, magkaroon na kagad ng message sa kanya o mag-send ka na kagad ng signal sa kanya na daddy's back, di ba? Na the man is back and I'm here to make you happy. Ganun yung magiging mensahe, okay? Parang dahil nasa loob kayo ng kwarto eh, di ba? Ganun yung dating noon, pinapasok mo sa loob ng kwarto. Okay, to satisfy your needs. Okay, so mangyari niyan,
mag-form ka o mag-create ka ng sexual tension, tapos papasok mo na yung roller coaster of emotions na dapat masayang-masaya pa siya. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Okay, paano mo malalaman yun? Yan yung siyempre hindi pa boring. Yung hindi pa siya huminto sa pagdadaldal. Yung tutok na tutok pa siya sa'yo, yung masayang-masaya pa kayo. Doon mo tatapusin yan. Basta ang sign nun, pagkatapos ng roller coaster of emotions. Pag naikwento mo na, sabi mo, katulad nung sabi ko kanina, na yun nga, na yung ano ko na yun, yung best friend ko na yun, wala na siya, patay na siya, diba? Tapos biglang pagkatapos nun, kung so down yung emotion na yun, alam ko siya, oh talaga, ano na nangyari dun nung namatay siya, anong taon yun? Sa totoo lang, wala na akong masyadong balita dun sa mga nangyari sa kanya eh. Pero okay naman, naging positive naman ang lahat dahil marami akong natutunan tsaka na-experience nung magkasama pa kami na hanggang kayong daladala ko. Kaya nga ito, tinan mo, mas naiintindihan ko ang buhay, mas naiintindihan ko ang pag-uugali ng mga babae, na kaya ngayon, ito ako, ganito ako magdala ng sarili ko dahil yun dun sa mga naranasan ko. And by the way, napanood mo na ba yung movie na The Notebook? Yan. Tanong mo ngayon yung ganong klase movie, mag-open up ka ng bagong o mag-start ka ng bagong topic na paromantic naman. So pag alam niya yung movie na yun, since lahat naman ng babae alam ang The Notebook, napanood yung The Notebook na yan, mag-open up siya doon. So magkukwentuhan kayo ngayon tungkol doon. Tapos habang nasa kalagitnaan ka o hindi lang kalagitnaan, 20% ng kwentuhan ninyo tapusin mo na kaagad. Sabihin mo ganito, o nga eh, natandaan ko pa yung scene na yun. Okay, sobrang okay yung scene na yun. Gusto ko nga yung scene na yun. And, oh, by the way, I have to go now. Because, may trabaho pa akong gagawin. Hininto ko lang yun para at least makapag-break sandali. So, Saturday, I'm free. Kita na lang tayo. Join me. Ganun. O, kita tayo. Kita tayo, meron akong gustong puntahan. Ganun. Katulad ng mga sinabi ko sa inyo kanina kung paano nyo i-execute yun. Okay? Tapos dun mo ngayon tatapusin yun. Then bye. That's it. Ganun lang. Tapos focus ka na ulit sa mga gagawin mo. Unahin mo na ulit yung mga importante. Yung grind mo, yung purpose mo, yung gym mo, yung mga bagay na ginagawa mo para sa self-improvement mo, yung social life of abundance mo. Mag-focus ka na ulit dun sa mga bagay na yun. Ganyan lang kadali makipag-usap sa babae sa phone. Okay? Hindi na kailangan na masyado pang maraming magic. Ginagamit lang natin ang phone para sa pakikipag-date. Dun sa mga may girlfriend, dun sa mga gusto ng relationship, dun sa mga talagang gustong-gusto nakikipag-usap sa phone o mga naka-LDR, yun yung gagawin nyo. Yung mga sinabi ko kanina. Pero sa ibang bagay, o kung ikaw eh, kakakilala mo pa lang yung babae, gagamitin mo lang yung para mag-set ng date. Kahit naman doon sa mga naka-LDR o kaya doon sa mga gusto ng girlfriend, ganun din yung gagawin ninyo. Is gagamitin nyo lang yan din para pag-set lang ng date. Sandaling kwentuhan, tapos balikan na ulit sa ginagawa mo dahil nga gaya na sabi ko sa inyo, gagamitin mo lang yung para mag-set lang ng date. Kaya, gawin ninyong high value ang mga oras ninyo. Hindi tayo makikipag-usap palagi sa kanila sa phone. May mga situation lang talaga tulad nga ng LDR tsaka yung boyfriend mode na may times na makikipag-usap ka talaga sa kanila. At ito yung best way. Okay? Sandali lang, pero quality at higit sa lahat, high value. Para hindi niya aksayahin yung oras mo. Para in control ka pa rin. Para nandun palagi yung attraction. Para namimiss ka niya palagi. Para lahat ng mga bagay na sinabi ko kanina, makuha mo lahat yun. Okay? So, magsiset ka lang ng date. Hindi mo ibibigay yun sa kanya ng libre. Dapat maintindihan niya na kaya ka tumawag kasi magsiset ka ng date. O nga, pwedeng kinausap mo siya, binigyan mo siya ng oras mo, pero kasabay nun, dahil nagset ka ng date. Tapos aalis ka din, tapos balik ka na ulit sa ginagawa mo. Para pag nagset ka ng date, magkikrave siya o aabangan niya yun, ma-excite siya doon sa date na yun kasi nga, yun yung araw na importante sa kanya dahil napakahirap kunin ang oras mo dahil high value ka nga. At sa araw na yun, sigurado, may enjoy mo yun kasi nga, isi-savor niya ng todo o yayakapin niya ng todo yung araw na yun kasi nga, alam niya, sobrang busy mo na ulit pagkatapos ninyong mag-date. Okay? So, ganun lang yung way.
tamang tonality, tamang character, okay, tamang personality, masculine frame, i-hold nyo. Okay, yung bilis ng pagsasalita, kailangan smooth. Tapos, maging aktibo ka lang sa pakikipag-usap mo para alam mo kailan tatapusin, dahil baka maadi ka sa pakikipag-usap, di mo alam ang haba na pala. Okay? So, kung kaya mong timeran yung sarili mo, gawin mo. Kung gusto mo mag-practice ng tonality ng voice mo, gamitin mo yung phone mo. Okay? Pakinggan mo yung boses mo kung paano nag-improve o i-record mo yung mga conversation ninyo. Tandaan mo, skill to. Ito yung sinabi ko sa inyo. Skill ang pakikipag-usap. Hindi lang siya basta talent lang. Walang ganun. Ang talent natin, kaya natin magsalita. Ang skill, yung pakikipag-usap. Okay? Kaya, practicein mo to. Sundin mo yung mga ginawa ko. Kung gusto mo ng optimal na result, dapat na perfect mo. At huwag ka ma-frustrate kung hindi mo magawa ma-perfect to sa umpisa. Ganun lang talaga. Kaya nga may tinatawag tayong practice para mas ma-perfect mo. Pero kahit walang perfect, at least mailapit mo sa pinaka-perfect na kaya mo. Okay? At laging tandaan na magpayaman, unahin ang sarili, at sumibak na maraming po tayo. Peace po. Okay, so ayan yung dalawang Asian chicks na nag-approach sa akin. Walang ka-effort-effort. Sila yung lumapit sa akin. Sila yung nangilala. We enjoyed the night together. Mission accomplished tayo dyan. Wala akong kahit anong ginawang extra. Ginawa ko lang kung ano yung mga bagay na itinuro ko sa inyo. Yung mag-enjoy ka lang sa club. Huwag mong pansinin yung mga babae. Hayaan mo lang sila. Kung may magbibigay ng choosing signals, then go ahead, i-approach mo. Pero itong mga babae na to, well, actually, nagbibigay na sila ng choosing signals nung una, pero hindi ko pa rin pinapansin dahil mas focus nga ako sa ginagawa ko hanggang sa sila na yung hindi nakatiis at in-approach ako. Okay? So, mission accomplished tayo sa gabi na yan. Sa susunod, kapag mas okay na yung mga club at yung mga bar, lalabas tayo ulit at gagawa naman tayo ng infield video kapag pwede na ulit kumuha ng video sa mga club. Pero next time, gagawa ulit tayo ng mga videos kung saan hindi lang sa club, pati na rin sa labas, okay? Sa grocery, sa streets, okay? Gagawa natin ng video yan. Basta matapos lang tong pandemic. Pero sa ngayon, mahirap talaga. Pero at least, mission accomplished. Cheers!